I am not your driver, Karel. Singhal ko nang sa backseat talaga ito na upo. Napangiwi itong dumukwang na lumipat dito sa harap na di na bumaba. Nakaka-turn off talaga ang babaeng to. Ni hindi man lang magpabebe sa akin. Nakakainis. Seatbelt. Yes po, boss, PT. Nangunot ang noo ko, napalingon dito. PT? Takang tanong ko. Napakagat labi itong pinipigilan ang tawa, kaya napautot na ikinamilog ng mga mata namin paneho. Ang baho! Karel, para kang kumain ng panisa. Namumula itong sa bintana bumaling ng paningin. Naiiling na lamang akong nagmaneho patungo sa bagong bili kong bahay, bakasyonan sa Antipolo. Tapos na ang pinagawa ko doong mansyon na siyang bibisitahin ko at para alamin na rin kung may kulang pa. Katahimikan ang naghari sa amin habang binabagtas ang kahabaan ng highway. Ayoko namang ako ang magbukas ng topic para mag-usap kami. Napapapilantik ako ng mga daliri habang nagmamaneho at panakanakang napapasayaw dala ng sound trip na siyang nagsisilbing ingay dito sa loob ng kotse. Kaya't yumakap ka sa akin. Bigla na lamang akong natawa nang bigla ako nitong hinampas sa braso nang sinabayan ko ang kasalukuyang rap song ni Andrew E. na music namin. Bakit? Natatawang tanong ko na napahaplo sa braso kong hinampas nito. Tumahimik ka nga, Piti. Baka umulan. Bakit? Tinamaan ka, no? You remember that night, Karel? You kissed me. A wild and young lady kissed me in public for a dare? Namamanghang bulalas ko. Napalapat naman ito ng labi na nag-iwas ng tingin. Sa akin at ikinailing nito. Pagdating namin ng village ay agad akong pinagbuksan pagkababa ko ng bintana. Napaayos ito ng upo na napapalinga sa paligid. Private property? Naliligaw ba tayo, sir? Anito nang mabasa ang malaking signboard sa gilid nitong gate na pinasukan namin na nakasulat doon ang private property. Nope, this is one of my new place. Napabaling naman ito sa akin na nanlalaki ang mga mata. Seryoso? Tumatango-tango ako bilang sagot. Weh, ilang hectares to? Bulalas nito sa akin. 950? Talaga? Hindi nga. Ano meron dito? Palasyo? Hindi makapaniwalang bulalas pa nito. Mahina akong natawang napailing. Wow, palasyo nga. Manghang bulalas nitong napatakip ng bibig nang bumungad ang mansyon na pinagawa ko dito. Come, I'll tour you around. Bumaba ako at napasunod naman itong napanganga na nagpalingalinga sa paligid. Do you like it here? Tanong ko na lang sa kanya. Tumatango-tango ito ng igiya ko sa likurang bahagi nitong mansyon kung saan may isang malawak na golf. At kalapit nito ay isang lawa. Come, let's try to some exercise. Huh? Teka sir, hindi ako marunong mag-golf. Alma nito, nang hilahin ko na sa kamay at napasunod naman ang caretaker at ilang maids ko dito na inayos ang bola. Kitang-kitang kabado ito na namamangha nang ako na muna ang naglaro sa golf course at napapalakpak pa sa tuwing golf shoot ako. Your turn, Karel. Napangiwi ito na napipilitang lumapit. Hindi ako marunong sabi. Parang batang alma nito. I will guide you. Pumuwesto ako sa likuran nito at napahawak sa balikat. Ayusin mo ang pagkabuka ng legs mo para sa pagbend mo. Iginiya ako nito sa tamang posisyon. Napapairit tuloy ang mga maid sa amin, lalo na nang mapayakap ako dito. At pinapasubukang asintahin nito ang bola habang nakahawak ako sa mga kamay nito na nakayakap sa kanya mula sa likuran. Kapwa kami natigilan nang bahagya itong magbend at pumintig ang alaga kong biglang nagising kaya sumundot sa may katambukang pangupo nito. Napabitaw ako dito dahil ramdam kong maging ito ay naramdaman ako. Nakakahiya, nakakainis,
Pahamak naman ang body ko. Baka isipin pa nitong minaman niya ko na siya, eh tinuturuan ko lang namang mag-golf. Matapos ang ilang oras naming paglilibot sa garden nitong mansyon, ay nagtungo na kami sa loob na iginiya ito sa silid ko. Kompleto kasi dito na pinasadya ko ang design. May kusina, sala at kahit nga mga tether room, bilyaran, darts at minibar ay nandito sa loob ng master's bedroom. Wow! Namamanghang bulalas nito na iginagala ang paningin sa paligid nitong silid. Would you mind? Napalingon ito sa aking nagtatanong ang mga mata. Kimi akong ngumiti na iniangat ang isang champagne. Pilit itong ngumiti na tumango. Binuksan ko na ito at kumuha ng dalawang wine glass at pinagsalinan ito. Thank you, sir. Stop calling me, sir. We're not in the office. Sabi ko. Natigilan itong nagtatanong ang mga mata na napatingala pa sa akin. Ang liit niyang babae na kay sarap yakapin. You don't have to be formal to me today, Karel. Nasa labas naman tayo. Kindat ko. Napalapat ito ng labi na pinamulahan ng pisngi. Okay po. Mahinang sagot nitong napasimsim sa kanyang baso. Do you know how to play this? Nguso ko sa billiards at dumampot ng billiard cue stick. Lumapit naman itong pinatong sa gilid ng katabing lamesa ang iniinom at dumampot din ng tako. Subukan natin, sir. I mean PT. Nangunot noo ako muli sa pagtawag nito sa akin ng PT, lalo na't napapahagikik ito sa tuwing tinatawag niya ako na ganun. Ano bang ibig sabihin niyan, ha? Usisa ko dahil naiintriga na ako sa ibinabansag nito sa akin. Wala, akin-akin na lang yun. Simulan na natin, PT. Teka, may price ba ako kung matalo kita? Anito na naghahanda ng asintahin ang bola. Napakibit-balikat ako na sumimsim sa champagne ko. Mukhang palaban ito pagdating sa long ito, sa uri pa lang ng kanyang paghawak sa tako at pagtayo para makapwesto. Ang tanong eh, kaya mo ba akong sabayan, sweetie? Baka naman umiyak ka kapag natalo kita. Paanas ko. Napailing itong naglagay ng tisa sa tako na may ngisi sa mga labi. Napakagat ako ng ibabang labi. Pero hindi ko man lang siya nakitaan ng paglamlam ng mga mata. Mukhang hindi talaga umuubra ang charm ko sa babaeng to. Try me. Okay, let's see, young lady. Saad ko na pinauna na itong tumira. Sigurado ka? Anito, na buong kumpiyansa ang tono. Aha, gentleman ako ngayon kaya ladies first. Naglahad pa ako ng kamay na ikinangisi nito. Sana araw-araw na lang na gentleman ka, PT. Mas komportable kang kausap pag wala kang sumpong. Anito na inasinta ang white ball na agad na kaya nagsabog ang mga bola na magkakasunod pumasok ang 1-2-3 ball. Napataas ang kilay kong napatango-tango at ininom ang champagne ko. Natigilan ako nang sunod-sunod nitong inasinta ang mga bola at naipasok lahat ng walang mintis. Napapalakpak akong ikinangiti at baw nito na napahawak pa sa tapat ng dibdib na ani mo'y feel na feel ang paglampaso sa akin. Ang galing naman niya. I told you, Petey, so anong premyo ko? Anito na dinampot na rin ang baso at inisang lagok ang champagne nito kaya lumapit na ako at muling sinalinan ito. Bakit? Ano bang gusto mong premyo? Tell me, baka kaya kong ibigay ngayon mismo. Paanas ko na sa mga labi nito nakatingin. Ouch! Boss mo pa rin ako! Daing ko nang itutok nito sa akin ang tako nito at sa ulo ko pa talaga kaya napakamot ako. Natatawa naman itong naupo sa harapan ng theater ko at ininguso ang malaking screen na kaharap. Anong gusto mong panoorin? Tanong ko habang naghahanap ng magandang palabas. Horror PT, gusto ko yung mga run turn ba? Kindat nito. Napapilig ako ng loo at naghanap ng Netflix na sinabi nito. Dahan-dahan akong napaatras at naupo katabi ito nang magsimula na ang palabas. Pina-off pa nito lahat ng ilaw, kaya dumilim dito
at tangi ang liwanag lamang mula sa screen ang nagsisilbing liwanag sa amin. Kagat ang ibabang labi na pinapakiramdaman ko itong katabi ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nagsisimura na ring lumukob ang kakaibang bugso ng damdamin sa akin. Pasimple akong napainat ng braso na inakbay sa kanyang likuran ang aking kamay. Hindi naman ito nakahalata na lihim kong ikinangisi. Ait! Sabak kaming napatili sa pagkakatutok sa pinapanood ng may kumatok sa pinto. Tumayo na akong pinagbuksa ng ilang maids kung may dalang snacks na pinahanda ko. Enjoy, sir. Thank you. Nakangiting saad ko din at kinindatan itong mga pinamulahan. Isinara kong muli ang pinto at nagtungo sa kinaroroonan ni Karel na tutok na tutok sa pinapanood naming horror. Ibang klase talagang babaeng to. Imbis na romantic movies, sanang hilingin ay ang takutan pa at wakwakan ng gusto. Try this one, Karel. Aloko na inilapag sa pinagigitnaan naming armrest ng upuan ang isang bowl ng iba't ibang prutas na na-slice. Dumampot naman ito. Nasa screen pa rin nakatingin kaya hindi napapansin sa kanya ako nakatitig. At hindi sa pinapanood nitong nakakaduwal dahil kataya naman ang mga zombie na naghahabol ng mga bibiktimahin ang palabas. Try mo din, Petey. Anito na inuumang sa harap ko ang pinilot at pinulot niyang slice ng apple. Hinawakan ko ang kamay nitong isinubo ang hawak nito at parang nakuryente sa pagkakalapat ng balat namin. Mukhang maging ito ay naramdaman ang naramdaman kong pagdaloy ng kuryente sa mga palad namin. Kaya unti-unting napalingon na ikinabilis ng pagdibok ng puso ko sa pagsasalubong ng mga mata namin. Karel, paanas ko na hindi mapigilang ilapit ang mukha dito. Napalunok naman ito at biglang napatili na biglang nahuli ng killer sa palabas ang bida kasabay ng malakas na sounds effect. Kaya maging ako'y muntik ng mapatalon sa gulat. Umayos ako ng upo at sa screen na lamang ibinaling ang paningin. Mahirap nang madala ako muli sa nakakahipnotismong nandito pa naman kami sa silid at baka hindi ako makapagpigil ay mapaglabasan ko ito ng init ng katawan kong unti-unting bumabaga. Sabay kaming napapahiyaw sa tuwing biglang magpapakita sa screen ang killer sa palabas na sinasabayan ng paglakas ng sounds effect na ikinagugulat namin pareho. Nagkalat na tuloy lahat ng snacks namin na aksidente naming natatabig kapag ka nagkakagulatan na. Napahagikik ito sa malutong kong mura nang matapos na din ang palabas dahil naubos na ng killer lahat ng taong nagawi sa teritoryo nilang mga hunter. Napapailing na lamang akong nagkalat ang pagkain at inumin sa sahig. Tinawagan ko na ang ilang maid na linisan ang kwarto at iginaya itong lumabas. Napapalinga pa rin itong puno ang mga mata ng kamanghaan sa mga nakikita. Lihim naman akong napapangiti na sinasabayan ang marahan itong paghakbang. Mayapay nag-vibrate ang phone nitong sinagot nito. Kaya tahimik lamang akong sinasabayan itong naglalakad dito sa gilid ng pool. Hello, Nay? Napatikom ako ng bibig at nakahingang maluwag na inapala nito ang collar. Sige po, kakausapin ko. Anito na natigilan kaya napatigil na din ako sa paglalakad. Hello, baby? Okay ka lang ba dyan? Malambing na pagkausap nito sa kabilang linya na ikinalunok ko. Parang kinurot ang puso ko nang mapag-alamang may kasintahan na pala ito. At baby pa ang endearment nila. Miss mo na ba ako? Pasensya ka na, baby ko. Sinamahan ko kasi ang boss ko eh. Pauwi na ako, I love you so much, baby. Mwah. Mapait akong napangiti nang marinig iyon sa kanya at humalik pa sa phone nito. Mukhang mahal na mahal nga niya ang kanyang kasintahang nakausap. Petey, mauna na ako ha. Salamat sa pag-tour. Baling nito matapos ibaba ang tawag. Pilit akong ngumiti at umarteng walang narinig na ikinalungkot ng masayang araw ko. Ihatid na kita. Pauwi na rin ako. Mahirap ang sakayan dito. Napatangu-tangu naman itong matamis na ngumiti at nagpatiuna ng lumabas ng pool area.
mukhang excited nang makita ang baby niya. Hindi niya ba na-appreciate ang pagdala ko sa kanya dito? Ang manhid naman niya. Natahimik kaming muli sa kahabaan ng biyahe namin pabalik. Biglang kumulimlim. Tuloy ang araw ko na magpag-alamang may boyfriend na ito. Kung sa bagay, napakaganda nga naman niya at matalino pa. Kaya sinong lalaki ang hindi siya liligawan? Idagdag pang napakamasayahin at friendly niyang babae. Kaya naman lahat ng empleyado sa kumpanya ay kasundo nito. Kahit mga guard at janitress doon ay binabati at kakilala niya. Yun lamang naman ang napansin ko sa kanya. Sigurado ka? Pwede naman kitang ihatid sa bahay niyo. Sabi ko nang nakarating na kami sa tapat ng kumpanya ko. Umiling itong matamis na ngumiti at nagtanggal ng seatbelt. Hindi na piti, salamat na lang. Kita-kit sa Monday. Masiglang sagot nito na tinapik pa ako sa balikat bago lumabas. Napawave pa ito sa akin nang ipasok ko na sa parking dito sa ground floor ang kotse ko. Mapait akong napangiti at iling sa sarili. Dumb Arkin, what's happening to you, Mom? Hindi ka naman siguro tinamaan sa bubbly mong sekretary. Bata pa kasi siya kaya napaka-energetic. Natutuwa ka lang sa personality niya, tama? Ganun lang yun. Imposibleng may makakapagpaibig pa sa puso kong matagal ko nang kinandado. Parang hibang na pagkausap ko sa sarili. Umakyat muli ng opisina ko gamit ang private elevator ko at tamad akong nagtungo sa silid. Parang pagod na pagod akong isa-isang hinubad lahat ng saplot at nagtungo ng banyo para makapag-shower. Nag-brief lang akong lumabas at bumagsak na nahiga sa malambot kong kama. Napasa po ako ng noo at mariing pumikit. Karel, napabalikwas ako nang ma-realize na sinasambit-sambit ko na ang pangalan nito na nangingiti. No way, Dumb Arkin, wake up man. Maaga kong tinapos ang mga iniuwi kong trabaho para makalaro muna ang baby kong kanina pang nagpapakarga sa akin. Pero dahil may mga report akong tinatapos na itipa sa laptop ko para may email sa mga new investors ng pogi kong tukmol na boss, kailangan kong tapusin nang wala itong masabi. Sayang naman kung mabudshot ako dito. Mukhang malapit ko pa namang mahuli ang kiliti nito. Konting-konti na lang at mapapaamo ko rin siya. Sayang din naman kasi ang 50,000 na sahod ko sa kanya monthly. Malaking bagay na iyon para sa pangangailangan ni baby at paunti-unti ay makakaipon ako ng pang-future nito. Kamusta ang baby ko? Come to mama na anak. Pagkausap ko sa anak kong agad na nag-angat ng mga braso. Napangiti na lamang ako na matyagang naghintay ito sa akin sa crib nito dito sa may sala katabi ko. Mama! Napangiti ako sa muling pagbikas nito ng katagang mama nang paulit-ulit. Parang hinahaplos niya ang puso ko sa tuwing binabanggit ang salitang iyon. Ang galing naman ng baby kong yan. Alam na kung sino ang mama. Pagkausap ko dito na parang naiintindihan naman akong nakangiting nakatitig sa akin. Nangilid ang luha kong matama itong tinitigan. Napaka-cute niya. Ngayon pa lang ay nakikinita ko ng lalaki siyang gwapo. Pero napalis ang ngiti ko nang ma-imagine ang itsura nito kapag nagbinata na. At lumitaw sa isip ko ang mukha ni Boss Tukmol. Napailing-iling ako para iwaksi ang naisip kong iyon. Napatitig ako sa mga mata ng anak ko at lumakas ang kabog ng dibdib ko. Bakit naman kasi kapareho ng mga mata ng miknik ko ang mga mata ng boss kong iyon? Parehong chinito na kulay abo at malalantik ang mga pilik mata. Pagak akong natawa at hinaplos sa ulo ang anak kong nakikipagtitigan pa rin sa akin. Parang nakikita ko tuloy ang mukha ng visit na Arkin Montreal na yon sa mukha ng anak ko na parang nagkakahawig silang dalawa. Nahihibang ka na, Karel. Napaka-imposible na siya ang anak ng anak mo. Nangangarap ka ng gising. Marami talagang magkakamukha na hindi magkaano-ano. Nakakahiya sa boss mo. Baka isipin pa niyang naghahabol ka para ipaako ang anak mo sa kanya. Parang hibang na pagkausap ko sa sarili
na nakamata sa anak kong akala mo na may naiintindihan ang sinasabi ko. Maaga pa lamang ay gumayak na ako para hindi abutin ang traffic sa daan, lalo na at sa jeep ako sasakay muli para tipid din sa pamasahe. Halos 30 minutes din ang binabiyahe ko dahil panay ang hinto ng jeep na sinasakyan ko para magsakay pa ng ibang pasahero. Napahinga ako ng malalim bago pumasok ng building kung saan ako nagtatrabaho. Napangiti agad ang dalawang guard dito nang makita ako at pinagbuksan ng double door na yari sa makapal na tinted mirror. Good morning mga kuyang pogi. Masiglang bati ko na may matamis na ngiti. Pinamulahan pa ito sa pagbati at compliment ko. Good morning ma'am ganda. Good morning to Miss Beautiful and Sexy Secretary Karel. Lumapad naman lalo ang pagkakangiti ko sa pagbati at pang-uto nila sa akin pabalik. Tinapik ko pa sila sa balikat bago naglakad ng lobby at binabati lahat ng nandito. Ganon din naman ang mga ito sa akin. Mukhang nasasanay na nga sila sa kakulitan ko at pagka-friendly sa lahat na parang hindi nauubusan ng energy at good vibes sa katawan. Tama nga si Miss Divina. Mababait lahat ng empleyado dito, maliban na lamang kay Poging Tukmol Arkin na may kapag bipolar ang katauhan. Minsan may sapi ng mabait na anghel, pero mas madalas ay arugante, suplado at seryoso, at salubong ang mga kilay na nakabusangot. Ngunit masasabi kong hindi naman kabawasan sa kagwapuhan niyang taglay. Lalo pa nga lumalakas ang datingan niya kapag poker face lang ito. Pagkaupo ko pa lang ng cubicle ko, ay tumunog na ang intercom ko. Coffee, ani ng baritonong boses. Inayos ko na muna ang pagkakapusod ng buhok ko, maging ang pagkakatak-in ng blouse ko sa pencil skirt ko, ay inayos ko na muna at ilang beses napatikhim para humugot ng energy bago kumatok sa double door nito ng tatlong beses. You may come in. Pinihit ko na ang pinto at inihanda ang matamis kong ngiti para maawaan naman ng positive vibes si Boss Tukmol. Good morning, sir. Masiglang bati ko dito. Pero napalis ang mga ngiti ko nang di man lang ito nag-angat ng muka mula sa pagkakayo ko nito sa mga papeles na nasa ibabaw ng mesa. Sinumpong na naman ang Tukmol. Bubulong-bulong na ismid ko. Nagtungo ako ng pantry para gawan ito ng black coffee na gustong-gusto nito. Pero hindi naman ma-appreciate ang gawa ko na hindi walangang thank you or kahit simpleng things o ngiti man lamang. Here's your coffee, boss. Maingat kong nilapag ang kape nito. Napatukod ako ng kamay sa gilid ng lamesa nito na matamang nakatunghay ditong busy pa rin sa binabasa, habang pinapaikot-ikot sa daliri ang hawak na pen. What? Kunot noong napatingala ito sa pananatili ko pa rin sa harapan niya. Napangiti itong ikinatigil nito. Bahagya akong yumuko at lakas loob na hinilot ang salubong na kilay nitong ikinanigas at pula ng pisngi nito. Wait, nag-blush ba siya? Aba, may pakiramdam pa lang Tukmol na to eh. Smile, boss! Lalo kang nagmumukhang tatang sa palaging pagkakakunot ng noo mo eh. Masiglang saad kong ikinangangan nito. Napahagikik akong pumisil sa baba nito at isinara ang bibig. Pasukin ng langaw, boss. Alam ko namang nakakatangang ganda ko eh. Pagpapakyut ko pa dito na pinalambing ang boses. Nagpakurap-kurap ako na may matamis na ngiting lalong ikinatangan nito sa akin. What the hell, Karel? Napapikit ako sa singhal nito ng matauhan. Tumilampsik pa sa mukha ko ang mabining shower mula dito. Napapahid ako ng ilong at naikinapulan nito at napatikom ng bibig nang ma-realize na natalamsikan ako ng kanyang laway. Mabuti na lang mabango ang laway mo, boss. Mukhang pati laway mo ay pogi rin. Hindi napapanis sa loob ng bibig mo. Namula ito nang inamoy ko pa ang palad kong ipinamahid ko sa tungki ng ilong kong kinatalsikan ng laway nito sa pagsinghal sa akin. Damn, Karel! You're a death of me, young lady. Get out! Bulyaw pa nito nang idinuro ang pinto. Eto na, boss! May regla ka ba?
Ang init na naman ng ulo mo eh. Natatawang saad nito. Napamawemang. At pinasingkit palalo ang chinitong mga mata na napapailing sa akin na tila hindi makapaniwalang nakakangiti pa rin ako dito at hindi natatakot kahit para siyang leon na mananakmal ng daga. Ay bakit naman sa daga ko pa naikumpara ang sarili? Kuneho na lang. Mas cute yun. Tama. I can't believe this. Hindi makapaniwalang bulalas nito na napapahilot sa sintido at mukhang hindi na natutuwa sa akin. Hay nako, napangiti na lamang ako na itinatangan nitong muli. Bakit boss, may gusto ka ba sa akin? Kaya siguro mainit yung ulo mo sa akin no. Sabi kasi nila, the more you hate, the more you love the way. Nakangising pangaasar ko. Namutla itong napakurap-kurap at hindi makapaniwalang natatawa at iling sa aking matamis lang na ngumiti. Bingo! See? Ang talino ko no? Nabisto agad kita. Naku, paano ba yan? Kahit naman kasi saksakan ng kagapuhan at kakisigan, ay hindi kita type, boss. Sorry ha, binabasted na kita. Isa pa, masyado ka ng matanda para sa akin. Pagmumukha tayong mag-ama pag nagde-date tayo. Malambing na saad ko na napapatawa pa. Pagak itong natawa na pinamulahan at napapanting ang panga. Yung uri ng tawa na hindi natutuwa kung hindi maniniris na sa sobrang pagkairita. Get out, Karel. Madadali ka sa akin. Namumuro ka na na tinatawag akong matanda ha. May kadiinang singhal nito na nanlilisik ang mga mata. Napangiwi akong nag-peace sign pa dito at paatras na naglakad palabas ng opisina nito. Matalim pa rin ang ginagawad nitong tingin sa akin. Boss, pagtawag ko nang akmang uupo na ito. What? Inis nitong sagot na pabalang na naupo at hindi napansing nakaikot ang swivel chair. Napahagalpak ako ng tawa na ang sahig ang sumalo sa matambok nitong pangupo na ikinadaing at sunod-sunod na mura nitong nakasalampak pa rin. Damn it! Karel, what are you laughing for? Help me! Bulyaw pa nito. Nataranta naman akong tinakbo itong dinaluhan na makatayo. Napasapo ito sa pangupo na mukhang masama ang pagkakabagsak sa sahig. Naawa naman ako. Pero nabitawan ko ito kaya muling napasalampak ng sahig dahil napakasama ng tingin nitong tila kasalanan ko pa na nahulog siya. Hay, puro reklamo ang naririnig ko sa kanya ngayon. Akmang tutulungan ko itong makatayo nang samaan ako lalo ng tingin kaya napaatras akong napapalunok. Masakit po ba, boss? Hay nako, nagmura lamang ito. Ay, grabe ka naman, boss. Ganyan ba katindi ng sama ng loob mong binasted kita? Sorry na po, boss. Lalo na't araw-araw tayong magkasama. Hindi naman kasi kita type at ayokong umasa ka sa akin. Inaasikaso nga kita eh. Baka kasi lalo ka lang ma-fall sa akin at sa bandang huli, sasabihan mo ako ng paasa. Pa-fall, ganun. Pagpapaliwanag ko pa. Tumayo ito. Nahimas pa rin ang maumbok na pangupo na ikinangiti ko. And you think there's possibility na magugustuhan kitang kutong lupa ka, ha? Napakurap-kurap ako sa itinawag nito sa akin na parang isang madungis na hayop na kung iahambing niya. Grabe ka namang makalait. Binasted ka lang eh. Ang sama nito. Peace na tayo, boss. Anong magagawa ko eh hindi naman kita type. Lumabas ka na nga. Bumulyaw ito na halos pumutok na ang mga ugat sa leeg sa sobrang galit. Namumula na rin ang mukha at mga mata. High blood na ang poging tukmol. Ay, shemay. Kita mo to? Ang sama talaga ng ugali. Tinawag-tawag mo ko tapos papalayasin mo lang din na parang aso. Pagdadabog kong inirapan itong naniningkit na ang mga mata habang nakapamewang sa akin. Ang sarap niya kasing asarin. Makabawi-bawi man lang ako sa kasungitan nito ay okay na ako. Napapihit akong muli nang nasa may pinto na ako. Ah, boss? Napaangat ito ng mukha nang salubong na ulit ang mga kilay. Yung kape mo, lalamig na yan. Nguso ko sa kape nitong nasa lamesa na mukhang nakalimutan na. Mariin itong napapikit na napahilot sa sentido.
Get out, kutong lupa. Baka ihagis na kita palabas ng kumpanya ko. Smile na, boss. Ang wrinkles dumarami. Hirit ko pa. Nauubusan na ako ng pasensya sa'yo, Karel, ha? Hala, may pasensya ka pala, boss? San banda? Takang tanong ko. Napahampas ito sa mesa na nakatayo kaya naaalarma akong lumabas dahil mukhang mantitiris na nga siya. Napabuga pa ako ng hangin na nangingiting napahawak sa tapat ng dibdib kong kailakas na pala ng pagkabog. Naiiling akong nakabawi sa tukmol. Tulala akong nagtungo sa cubicle ko at parang timang na nangingiti na iisip ang mukha ni boss. Galit na galit naman siya. In fairness, ang gwapo pa rin niya kahit galit na galit. Ang sarap talaga niyang galitin. Napapahilot ako ng sintido na kay aga-agang pinainit ni Karel ang ulo ko. Napapailing na lamang ako sa kakulitan nito at tapang na magbiro sa akin. At ano daw, binabasted niya ako dahil hindi niya ako type at masyado na raw akong matanda para sa kanya. 10 taon lamang ang age gap namin. Damn, Karel. Hindi pa ako ganun katanda. Hibang kong pagkausap sa refleksyon kong kaharap mula dito sa restroom. Bakit ko ba iniisip ang sinabi niyang magmumukha kaming mag-ama kapag nag-date kami? Ang lakas ng loob ng kutong lupa na yun. Ang sarap niyang ibalibag sa kama. Napapailing na lamang akong napahilamos ng palad sa muka. May araw ka rin sa akin, Karel. Magtatanghalian na nang mapansin ko itong tumayo ng cubicle nito at nagtungong elevator. Napailing na lamang ako. Nabinalingang muli ang mga papeles na kaharap ko para sa mga proposal ng mga bagong investors ng kumpanya. Natigilan ako nang madako ang paningin ko sa isang folder. Anderson's Group of Company? Napalunok akong binuklat at hindi nga ako nagkamali. Mula ito sa dating matalik kong kaibigang traidor, si Jeffrey Anderson. Napakuyom ako ng kamao at nagtagis ang panga. Ang kapal din naman niya para mag-negotiate sa akin. Matapos nila akong traidorin ni Aliyah, 5 taon na ang nakakaraan. Dahil sa pag-back out at takbo ni Aliyah sa araw mismo ng kasal namin, ay nagsilipat sa kumpanya ni Jeffrey ang malaking investors ko noon. Kaya nalugi ang kumpanya ko. At sa kanya napunta ang mga pinaghirapan ko. Kalaunay na pag-alaman din naman namin sila na nga pala at ngayon mag-asawa na sila. Ang tanga ko lang na nagpagamit sa kanilang dalawa noon. Inubos ni Aliyah ang lahat ng ipon ko sa luho nito na ginagastusan ko mula gadgets, cars, branded clothes, even condo na niregalo ko na. Halos na ilibot ko na rin siya sa buong mundo. Sa loob ng 10 taon naming magkarelasyon, kaya hindi rin biro ang laki ng nilustay kong pera sa kanya. Tapos isang araw lang ay mangiiwan siya at sa araw mismo yun ang kasal namin para ipahiya ako.